Hello po, Maya Payaldongan kaya kayo, yako po ini, ikatonyo, for my second video, pangako ko po kaya kayo, anyang minuna, sabi ko, yung susunod na video ko about troubleshooting. Gawanta mo pong ngini yan, pero bago po ang lahat, nice ko munang mag-shout out sa Tarlac, sa mga tinaguriang Kapili Brothers. Hello nga kaya kayo. Angad ko yung kaya kayong tagumpe. Tinig ko yung kaya kayong mentor. Ika Enerbon. Pakikumusta yung po kayo. Sir, kumusta na ko po? Oh, and of course, yung my friend, Kahil Pangan. Bro, kabisi mo yata. O ta, sumupra rin kitang kaya manan, makanyan man, pamigaga na ka, so kanda kong mamilag. Joke, balo ko naman yung kayamanan mo, tsuki ang puso mo. Hanapin, from the abundance of the heart, the mouth speaks. From the treasures of your heart, the mouth speaks. Joy, love, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Diba? Lago po yan, yan, kaya katamo. So, it's time to start our topic for today. Let's get started. Unang gagawin po natin, siyempre, switch on. Then, may pong switch. Kikita po ninyo, oh. Hintayin lang po natin. Ang gagawin po natin ngayon, magto-troubleshoot tayo, tatargetin po natin ang problema, kumbaga, papanain po natin. After na makita po natin, mabulsay po natin, nabulsay siya, nakita natin yung problem, magbibigay po tayo ng solusyon. Okay po ita. Mangano po yung share ko, pagdamutan nyo. Pero I'm sure, kinakuman na contribute kaya kayo. Sana dating nga do, kayo naman. Pag nakita nyo po ito, natural, sabi po rin sa pinakababa, press F1 to load default values and continue. F1 tayo. Susundin po natin. Intay lang po, tiis lang po ng konti. Ayan po ang lumitaw, reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. Kung minsan naman, sinasabi, then press control alt delete simultaneously. Lagi pong ganon. Kikita natin, pagka ginawa po natin yan, lumabas ulit yan, magpapasya kagad tayo. Kung minsan, kailangan na natin ang technician. Dadalhin natin, lalabas tayo. At sasabihin ng technician po sa atin, yung marunong sa computer, kailangan ng i-reformat ito. Bigyan ng ibang Windows. Baka tatanong yun, paano po yung Microsoft? I-install din natin. Software yan eh. But kailangan po ang another payment, sasabihin sa iyo. So, gastos po yun. So, ang advice ko, stay at home. Ano po yan eh? Nasa, ano po, nakakuha, sabihin na natin, naka-quarantine po tayo. Sumunod tayo sa health protocol. Ano po? So, stay at home, huwag kang aalis. Ito yung gagawin natin. Pag nakita po natin yan, possible, nga, kailangan nating reformat po. Huwag muna yung gastos po yun eh. Pero kung kaya nyong mag-reformat, di go ahead. Pero kung hindi nyo naman alam, later, pupuntahan din po natin ang pagre-reformat. So, nakita natin dyan, nabulsay natin, may problem. Ang problema po nyan, I'm sure, hard disk. Anong gagawin? Ang gagawin po natin, i-disconnect po natin, and after that, i-connect natin. Reconnect. Disconnection and reconnection. So po, makikita ninyo, buksan natin.
Makikita po ninyo bakit may box na ganito. Ito po kagagawa lang, kailan lang. Hindi pa tapos. Ang plano ko po dito, i-mamasilya po yan, isasander, pagagandahan, aayusin, tapos pipinturahan. Habang hindi ko po nagagawa yan, pag may time na lang. Ayan, ito po yung problema. Lahat po ng pyesa po dito, actually parang ganito po yun, oh. Ito po yung isa. Motherboard. Ito po hindi binili sa computer store. Pag bumili po kayo ng motherboard, may kamahalan. Ito po galing lang sa junk shop. So, inano ko lang po, assemble lang. Kaya walang housing. So nyo po, actually ito ang pwesto nito, nandito yan. Sa first layer, okay? Kaya magiging dalawa. Meron po kami talagang computer nasa baba. May ibang gamit. May laptop, may Acer, may Lenovo sa baba. Pag nag-reforma tayo, doon tayo sa baba. Dito muna tayo dahil troubleshooting. Ito po yung lugar ko. Nung nagkasakit ako, actually, dito yung bahay namin. Simula kami tumira dito, June 15, 2018. Nabenta po yung bahay namin dahil nagkasakit ako. Na-confine ako ng ilang beses. Punta-punta po sa hospital. Okay lang po yun. Nawala. Naubos ang gastos kasi malaki po yung ginastos po namin. Ito, gumaling po ako sa lugar namin. Ang ginagawa ko po rito, puro pahinga lang. Pahinga, pahinga. May time, ano lang ako, yung nag-i-imagine, nag-iisip. Ganun lang yan eh. Parang kinakausap mo yung sarili mo. Saya ko nga po rito eh. Gumaling ako, lumakas ako. Dahil sa lugar, tahimik. Very peaceful ang lugar. Kung titignan natin, maging sa left side ko, ginamit ko yung imagination ko. Wala tayong kaabe na makakausap dito. Parang mountains po ito. Doon sa right side ko naman, forest. Totoo, may alaman po dyan. Malaki. Santol, duhat, o anumang puno pa. Kaya, sa taas, na-relax ako. Okay? Sinasabi ko po yun, yung pong imagination po natin, yung thinking natin, yung observation po natin, i-apply po natin sa ating gagawin. Napakahalaga po noon. Kaya gamitin natin yung dagdagan natin ng much. Much thinking, much imagination, much observation. Kung kailangan isulat natin po yan, sulat natin. So, much writing. Nakakatulong po yun. Idea. Ito po yung idea ko. So, parang bright ideas tulad ng ginawa kong box. Okay, tuloy po natin. Ito yun. Mamaya, explain po natin yan. Dito tayo. Balik tayo. Ito yung problem. Disconnect. I-connect. Ang gawin po natin, patayin muna natin. Patayin muna natin po ito. Ang gagawin po natin, switch off po natin sa ABR na lang. Ito po yung ABR. Okay, namatay siya. Para maiwasan ang ground. Yung pong ground. Kasi baka natatakot tayo. Huwag na ganun. May mag-ground ka eh. No? O ito, kukonek natin. Connection. Okay. Ayos ha, di ba? On po natin yung ABR. Switch on. Yung pong switch niya, oh. Improvise lahat yan. Sa akin po yun. Baka sabihin nyo, bago yung sa akin, walang problema. Sigurado po, iba-iba yung encounter natin. Ang ginagawa po natin, troubleshooting. So, di muna kayo user ngayon, tawagin natin ang bawat isa ng troubleshooter. Lumitaw po yan. Ayun, lumitaw po. Kanina, wala po yan, kung mapapansin ninyo, wala itong auto-detecting SATA. Dati po IDE, di ba? Ngayon SATA na. Ayun, oh. Detected na po itong hard disk po natin. F1 tayo.
Tiis-tiis lang po. Kailangan po kasing makita po natin ng talagang actual na ginagawa po natin. Ito po, Windows 8 po ito. Ayan po ang Windows niya. Okay? Tignan po ninyo yung aura niya. Ganyan po yan, Windows 8. Ngayon, kung sakali po, doon pa rin po tayo sa unang problem. Papunta po tayo dito, naumpisa natin sa unang problem. Pababa hanggang sa makarating po tayo sa motherboard. Okay po, balik po tayo doon sa unang problem. Na-solve po siya ang problema talaga. Yung hindi po detected ang hard disk. Naranasan na po ba ninyo yung kuminsan pag may in-insert kayong USB, ang sasabihin is not recognized. Ibig sabihin po, nandi siya connected, di ba? Ganun din po ito. Kinonect po natin, nireconnect, naayos. Okay, nasolve po natin ang problema, nabulsay natin, nasolusyonan po natin. Pero meron pong karagdagan. Halimbawa, kasi iniiwasan po natin ang gastos eh, tsaka yung pag-alis-alis ng bahay. Iniiwasan po natin yan eh. Sa bahay lang po tayo. Oo, huwag kang aalis, dyan ka lang, maliresolva po yan. Hanggat maaari, baka meron, baka naman, meron po kayong ibang extra lang, extra. Mura lang ito. Kung bibilhin ulit, kung bibilhin po natin sa computer shop o computer store, may kamahalan din. Ito, kung bibilhin mo, nakikita niyo po ba yung mga kuminsan? Yung mga namimili, naka-bike lang, naka-motor, naka-sidecar, sasabihin nila, namimili po kami ng mga junk shop, mga sirang appliances, mga desktop, laptop, etc., etc. Kung isa, baka may makita kayong dun na nakabili siya ng desktop, tignan nyo, baka may hard disk. Bilhin mo. Binili lang kasi po yan. Baka 200 lang. Ito, kahit benta sa'yo ng 100, bilhin mo. Tignan natin kung ilan yung gig. Kung 200, 300, mas maganda 500. Ngayon po ang labanan, 1,000 gig na, di ba? Ngayon, kung mas maganda mag-produce kayo, yun ang ibig sabihin. Ba't maaari? Kung wala, okay lang. Pero mas maganda kung meron. Ngayon, kung meron po ito, palagyan nyo na ng window na kung anong gusto nyong window. Windows 7, Windows 8, o Windows 10. Nasa sa inyo po yon. Kung alin ang gusto nyo. Ipalagay po natin dito, kung marunong na kayo, sa darating na panahon, kung matututo kayo, lagyan nyo to. Tsaka yung Microsoft, dalawa lang naman yan eh. Microsoft, yun po ang pangunahing kailangan. Yung mga ibang software na ginagamit ninyo, tulad ng Adobe, Reader, saka na lang yun. Kung anong gusto nyo, yung browser, anong gusto nyo, Opera, Chrome, Firefox, Yahoo, nasa sa inyo na po yun. Tawag po doon, kayo yun, kayo ang user. Minsan, tinitignan po, naranasan nyo na po ba yung kung minsan ang window nyo, biglang-bigla, oh, nag-blackout, nag-hang, nag-ano po siya, yung parang nag-stack up, diba? Naranasan nyo na po ba yun? Ang solusyon po doon, shutdown mo lang. Tawag doon, unexpected shutdown. May dinala sa akin, minsan, isang laptop. Sabi niya, kataon nyo, pakiayos naman. Bakit? Kahit diyan nga ano pong itimin lang yung keyboard. Kanya nani, buri na yung nais po niyang shutdown. Ayaw! Stack up talaga! Kahit anong galawin mo, wala. Sabi ko, kalasan mo yung ano, yung battery. Yan, so. Okay, ito po. Patunayan ko sa inyo, kung nalagyan nyo na ng window ito, at Microsoft, dalawa lang muna, balik tayo.
tayo. Okay. Disconnect po natin to. Patayin mo muna to. Patayin po muna natin. Dahil sa... Dito na lang muna. Unexpected shutdown tayo. Okay. Para maiwasan po ang ground, tulad ng sabi ko, lagyan po natin ng tutok making. Ito po, oh, lagyan natin ng paper. Yun. Ayun po. Okay. Sara natin ulit. Ibang ano po yun, ibang hard disk. Ibig sabihin, ang motherboard nyo, walang problema. Anything, wala. Nagpapa-upgrade lang. Nagpapa-upgrade lang. Pero ang speed niya, okay naman. Kung personal lang, sa mga anak ninyo, mga elementary, huwag nyo yung bili ng bago. Baka sisirain lang. Ito na lang. Para kung kahit anong gawin niya, wala tayong kaba. Nagagamit naman eh. Ganitong, ano na lang, klase pong motherboard. Ayun, oh. F1. Iba po to. Kung napansin ninyo, yung aura kanina, nung unang hard disk, iba, di ba? Tignan natin ngayon ito. Pangalawang hard drive po yan. Hintayin lang po natin kasi bakit po nag-read talagang ganun. Kapag ka bago yung hard disk na nilagay, talagang magre-read muna. No, hindi naman po instant yan eh. Bakit? Ay, ano po yan, di naman tao yan eh. Kung ano po yung nilagay, yung motto po ng computer, garbage in, garbage out. Kung anong software nilagay mo, yun din ang lalabas. Ganun lang kasimple. Kung anong nilagay mo, yun ang lalabas. Tulad kanina, yan ang nilagay natin. Yan po ang lalabas. Ayan na, oh, lapit na. Tsaga lang po, tsaga lang. Okay. Hintayin po natin. Yan po ang nilagay po natin na extra nyong hard drive. Ito po. Buksan po natin. Ibig sabihin, itong nilagay natin na hard drive at saka po yung maayos po, walang problema. Ano, nakita ninyo ibang window? Okay po. Hanggang dito na muna po tayo till my next video. See you on my next video. Kudos nga po kay kayo. Aja-aja. Kaya po natin yan. Bye for now.